bagay talaga sa mundo na mahirap maipaliwanag. Tulad na lamang na naging karanasan namin. Bagong lipat kami ng bahay noon, nang una kong maranasan ang kahindik-hindik na pangyayari, naaalala ko pa noon, magdidilim na. Hindi pa rin dumarating si tatay at wala kaming kasama sa bahay. Narinig kong sumigaw ang kapatid ko, kaya dali-dali akong lumapit sa kanya. Ang sabi niya, bigla daw bumukas yung pinto at may nakita daw siyang babae. Nakaputi daw, kaya takot na takot siya. Nung una hindi ako naniwala kasi hindi ko naman talaga nakita. Hanggang sa ikinuwento ko sa akin tatay ang pangyayari. Tinawanan lang ako. Hindi daw totoo ang multo. Guni-guni ko lang. Ang akala ko talaga hindi totoo ang multo. Hanggang sa ako mismo ang nakakita. Kinagabihan. Sa kwarto ko. Habang patulog na ako, biglang may naririnig akong yabag ng paa. Parang papalapit. Papalapit sa pinto. At biglang may nagsiksit. Nagulat ako. Wala namang tao. Kasi ang kapatid ko at yung tatay at nanay ko nasa kwarto na. Anong ingay yun? Kahit madilim doon. Aninag ko yung mukha niya. Bakit natakot ako? Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Sobrang takot ko. Para akong itinali. Hindi ako makakilos. Takot na takot ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero paano? Ganun pala pag nakakita ka ng multo. Di mo alam ang gagawin. Di ka makasigaw. Di ka makatakbo. Kaya mula noon, naniniwala na ako sa multo. Kasi ako mismo, nakita ko. Kayo, nakakita na ba kayo ng multo? Yung mga nakakita na ng multo, please comment down below and subscribe to our YouTube channel. Ang sabi nga pala ng mga kapitbahay, yung kinatitirikan ng bahay namin, dating libingan, marami daw mga taong nakalibing dito. Kaya may nagmumulto. Yung iba nga, takot sila dumaan dito paggabi. Kasi may naririnig sila. Nagsisisit-sit. May mga umiiyak pa. Kaya, oo, naniniwala ako sa kanila. Kasi kami mismo dito, nakakaramdam nun. Hanggang ngayon, minumulto pa rin kami. Pero nasanay na rin ako.
Sanayan lang yan. Magkaibigan na kami ng multo ngayon. Kaya kahit may umiiyak, may nagsitsit, hindi na ako natatakot ngayon kasi sanay na kami. Wala naman kaming magagawa. Kung aalis kami dito sa bahay, sana naman kami pupunta. Ang hirap ng buhay ngayon, lalo na't may COVID. Si tatay, wala masyadong kita kasi kulang daw yung pasahero. Lahat tayo ngayon. Ay, hirap talaga. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel namin na please. Subscribe, like, and share. Shout out nga pala sa mga bagong subscriber natin. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po sa channel namin yung isang subscribe ninyo. Kaya, kung bago pa lang kayo sa channel namin, please, consider subscribing. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Ako si Kenz. Kenz, pwede bang pa-shout out naman sa iyong YouTube channel? Idagdag mo na ako sa iyong subscriber. Huh?